Hindi siya ordinaryong babae. Dahan-dahan niyang iwinaswas ang kanyang magic wand. Gumamit ng espada ang tao upang ipagtanggol ang sarili. Iyon pala ang espada ay biglang naging baluktot. Sa oras na ito, mamamatay na siya. Dahil ang espada ay hindi na matulis. Ibig sabihin na wala na ang kanyang kakayahan sa labanan. Malamig siyang tiningnan ng babae. At gumawa ng atake sa katawan ng lalaki. Pagkatapos lang ng isang hampas. Ang taong iyon ay kaagad naging estatwa. Ito ay klaro na, hindi siya ang unang dumanas ng ganito. 2021 pelikulang pantasya The Last Warrior Brute of Evil. Simula ngayon, ang binatang nakikipag-usap sa mayaman na babae ay siguradong profesional na sinungaling. Gumamit lang ng ilang konting trick, ang mayamang babae ay nakumbinsi na. Talagang nakikita niya ang hinaharap. Ganoon lang, ang binata ay kumita ng malaking halaga ng pera galing sa kanya. Ngunit ganoon lang ba kadali ang kumita ng pera? Imposible, dahil marami na siyang naloko na mga tao. Maraming kaaway ang malimit humahabol kay Ivan. Sa oras na ito, hindi alam ng ating bida na ang kanyang pakikipagsapalaran ay magsisimula na. Paglabas ni Ivan sa padausdusan, ang paningin na kanyang nakita, ay naramdaman niyang hindi kapani-paniwala. Ang unang bagay na nakita niya, ay isang malawak na misteryosong gubat. Hindi lang iyan, isang kakaibang tao, biglang lumitaw sa kanyang likuran. Ang ngiti ng tao ay kakaiba. Sinabi niyang naghintay ako ng maraming taon. Sa wakas nandito ka na. Ikaw ang huling mandirigma sa mundo. Ang kapalaran ng mundong ito, ay nasa kamay mo na ngayon. Pagkatapos nun, taimtim na binigyan niya si Ivan ng singsing. Sa sandaling iyon, isang palaso ang sumaksak sa kanyang dibdib. Ganun lang, ang tao ay biglang lumitaw. At bigla ring nawala, konting grupo na lang ng sundalo ang natira. Nakaharap sa mga armadong sundalo, kailangang gumamit si Ivan ng kanyang kakaibang kasanayan ng isa pang beses. Ayos lang, malinaw, ang kanyang kakaibang kasanayan ay hindi nagagamit palagi. Ganun lang, si Ivan ay dinala sa hari ng walang rason. Ngunit nang makita ng hari ang singsing ni Ivan na kagaya sa kanya, nagbago kaagad ang kanyang pag-uugali, tinawag siyang kapatid. Iyon pala si Ivan ay anak ng dating hari. Tinawag ng hari ang Reyna. Inutusan siyang maghanda ng komportableng kwarto para kay Ivan. Sa tingin mo pamilyar siya? Oo, siya ang masamang babae sa umpisa ng pelikulang ito. Totoo bang makakakuha si Ivan ng komportableng kwarto? Imposible. Inutusan ng Reyna ang mga gwardya na dalhin siya sa kulungan. Hindi pa naisip ni Ivan ang mga bagay-bagay. Ang eksena na makikita niya, ay muling mararamdaman niyang hindi kapani-paniwala. Nakakita siya ng tao na ang mga paa at kamay ay magkalayo. Silang lahat ay nakulong sa loob ng malaking globe ng yelo. Ang nakapagtataka ay, ang taong iyan ay buhay pa, habang naguguluhan pa si Ivan. Isang dalaga at matandang babae ay tumakas sa kulungan. Mahusay nilang pinutol ang kadena at sinira ang globe ng yelo. Sinama ang kanyang apat na kamay at paa muli. Ininat ng tao ang kanyang kamay at paa. Iyon pala matagal na siya dito. Naghihintay kay Ivan ng libo-libong taon. Dinala nila si Ivan sa isang bahay na may dalawang paa. Pagkatapos ng maraming kaguluhan, sa wakas nakatakas sila. Pagkatapos ng gabing pagtakbo, ligtas na sila ngayon. Nakita si Ivan na ayaw makipagtulungan. Sinabi ni Kashche ang katotohanan. Matagal na nilang hinahanap ang magic na espada. Si Ivan lang ang may dakilang lakas. Ang maaaring manguna sa kanila, upang mahanap ang makapangyarihang magic na espada. Pumayag si Kashche kay Ivan. Kapag nahanap na nila ang magic na espada, tutulungan niya si Ivan na makabalik sa tunay na daigdig. Sa daan, makakasalubong sila ng maraming kaguluhan. Tumawag si Kashche ng kaibigan para tulungan. Ganun lang, pumasok sila sa isang madilim na gubat. Pinaupo nila ng mag-isa si Veselos sa tabi ng lawa. Ang iba ay nagtago at naghintay sa inaasahan. Hindi nagtagal, isang kakaibang nilalang ang lumitaw. Ang nilalang ay tumitig kay Veselos at mabilis na lumangoy sa bandang iyon. Isang berdeng nilalang ay malalim na nakatingin sa isang magandang babae na nakaupo sa tabi ng lawa. Nakitang walang tao sa paligid. Mabilis itong lumangoy upang makalapit sa kanya. Noong naniwala itong ang magandang babae ay kanya, isang yulang ang tahimik na umakyat sa kanyang balikat. Matapos marinig ang ulat, galit na galit ang nilalang. Ginamit niya ang kanyang ilong upang amuyin ang paligid. Iyon pala ang babae ay may kakaibang klase ng pangamoy. Hindi ito matiis ng berdeng nilalang. Ang nilalang ay galit na galit. Nagumpisa itong atakehin siya. Buti na lang ang iba ay dumating sa tamang oras. Pinigilan ang nilalang na mawala ng kontrol.
kaibigan pala iyon ni Cash J. At pati ang Showboy, dahil siya lang ang makakatulong sa kanilang makalampas sa daan ng kamatayan. Ayaw tumulong ng Showboy, siguro dahil hindi siya nasiyahan kay Vasilisa. Si Babayaga ay parang nakaisip ng magandang paraan. Binugusan niya ng isang tulo ng asol na tubig sa may mga ugat na mansanas. Mahiwagang, ang may ugat na mansanas ay naging makatas at matamis na mansanas. Kumagat ng malaki si Babayaga. Pagkatapos nun, isang magandang babae ang lumitaw sa harap ng Showboy. Tumingin sa kanyang ekspresyon. Nakikita natin iyan. Gusto niya ang kanyang klase. Ganun lang, matagumpay nilang nakumbinsi ang Showboy na sumali sa kanilang hanapin ang magic na espada. Sa parehong oras, ang Reyna at ang kanyang mga sundalo ay ilang talampakan lang ang layo galing sa kanila. Sinawsaw ng Reyna ang kanyang magic wand sa ilog. Ang tubig sa ilalim ay agad-agad kumulo. Ang yulang na iyon ang makapagsasabi lang ng lahat sa kanya. Sa kabilang dako, ang grupo sa wakas ay narating ang daan ng kamatayan. Nakita ang malaking isda sa ilog. Ngayon trabaho na ito ng Showboy. Dinala siya doon ng dalawang babae at naghintay sa kanyang pagganap. Magagamit ba siya? Parang hindi. Ang ilog pa lang ito ay hindi na sa ilalim ng kanyang kontrol. Ang mga isda ay hindi takot sa Showboy. Ang ating Showboy ay nakakatalon lang sa balon. Sa sandaling iyon, napalibutan na ng mga sundalo ng Reyna ang lugar na ito. Wala nang ibang pagpupuntahan, kundi ang sumunod sa Showboy na tumalon sa balon. Dahil sa tubig, ang itsura ni Babayaga ay bumalik sa dati. Lalong nagalit ang Showboy. Kahit hindi siya nasiyahan, at wala siyang gawin kahit ano, ang iba ay mawawalan ng kanilang buhay. Ang Showboy ay nagdadalawang isip. Sumisid siya sa ilalim ng tubig. Binuksan ang kanyang bibig, upang lunukin ang lahat ng tubig sa kanyang tiyan. Salamat at narating nila ang ilalim ng balon. At na lamang may daan upang makalabas. Nagkunwari silang isasama ang Showboy sa kanila. Ngunit dahil nakainom siya ng maraming tubig, hindi na makalakad ang Showboy. Naisipan niyang isakripisyo ang kanyang sarili. Ginamit niya ang kanyang katawan upang tulungan silang makalabas galing dito. Kahit ayaw nilang iwan siya, nagpaalam pa rin sila at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Ginamit ng Showboy ang kanyang huling hininga upang matakpan ang daan palabas. Sa sandaling iyon, nakababaw na ang Reyna doon. Nakatingin sa masamang babaeng ito. Gumura siya ng malaking lagok ng tubig. Nakuha niya muli ang kanyang kayabangan. Ang galit na Reyna ay ginamit ang kanyang magic wand upang gawing estatwa ang Showboy. Ang tubig sa balon ay tumilamsik galing sa katawan ng Showboy. Ngunit hindi nagtagal, napalibutan na naman sila ng mga sundalo ng Reyna. Dinala sila ng Reyna sa lugar na kinalalagyan ng mahiwagang espada. Ang makapangyarihang espada ay kasama dito sa mga ordinaryo. Nanganganib. Kumulot si Ivan ng sanga. Ang ordinaryong sanga na ito ay biglang naging magandang espada. Oo, ang makapangyarihang espada, sa wakas ay lumitaw. Ginamit ni Ivan ang espada. Lumabas kaagad ang kapangyarihan. Isang ordinaryong sanga, biglang naging makapangyarihang espada. Winagayway niya ang espada, ang dakilang kapangyarihan. Nagawang ibaba ng Reyna ang kanyang kabayo. Niligtas ni Ivan ang kanyang mga kaibigan. At sinuli ang espada kay Cash J. Noong hinihintay ni Ivan na tuparin ni Cash J ang kanyang hiling, na ibalik si Ivan pabalik sa kanyang daigdig. Biglang lumitaw ang hari sa kanilang harapan. Ayaw pala ni Cash J sa espadang ito. Gusto niya ang bato ng walang katapusang buhay. Nagpalit sila. Ngunit hindi iyon inaasahan ni Cash J. Ang bato na binigay ng hari sa kanya ay peke. Ang tunay na walang katapusang buhay na bato ay nasa kamay ng Reyna. Sa sandaling iyon, tinapon ni Basilisa ang kanyang sarili sa hari. Kaya nahulog ito, nahulog sa lupa ang mahiwagang espada. Nakita ang pagkakataon, tinambo ni Ivan ang sundalo. At pinulot ang mahiwagang espada. Nakatingin sa kanilang mga ekspresyon. Ang kanyang mga kaibigan ay sigurado na sa pagkapanalo. Gusto mong baligtarin ang lamesa? Hindi pwede. Hinawakan ni Ivan ang espada sa kanyang kamay. Ngunit hindi siya umatake sa kaaway. Gumuhit lang siya ng isang bilog. Tapos kinaway ang kanyang kamay. Ang pinto sa mundo ni Ivan ay bumukas. Hindi ko inaakalang, sa sandaling ito, hindi tinulungan ni Ivan ang kanyang mga kasamahan. Sa halip, pinili niya makabalik sa kanyang mundo. Kahit nakabalik na si Ivan sa kanyang mundo, nagigilty pa rin si Ivan. Ang kasalaan ang iwan ang kanyang mga kasamahan. Ang naging hindi niya mapakali buong araw. Gusto niyang bumalik doon.
Ginamit ang paraan kagaya ng dati. Hindi siya nagtagumpay, dahil ang kanyang mga galaw ay kulang sa pag-iisip. Dinala si Ivan sa estasyon ng polis. Ngunit parang pagkakataon na doon ay, nakasama ni Ivan ang kakaibang tao dati. Gumuhit siya ng lungga sa kabilang mundo. Hindi nagdalawang isip si Ivan na tumalon sa singsing na apoy. Sa parehong oras, ang kanyang mga kaibigan ay dinala pabalik sa palasyo. Papatayin na sila. Ang hari at ang reyna ay nakasuot ng magarang damit. Dahil ang araw na ito ay importanteng araw. Noong may eclipse ng araw, kapag nilagay ng hari ang bato sa espada, magiging walang katapusan ang kanyang kapangyarihan. Kagaya lang ni Kashtay. Ngunit sa sandaling iyon, biglang dumating si Ivan. Nilabas niya ang baril, pinangkang pigilan ang hari. Ngunit walang pakialam ang hari. Maingat niyang dinaikit ang bato at ang espada. Noong nag-aagaw ang buwan at ang araw, ang hari ay lumitaw sa likod ni Ivan. Sa sandaling iyon, walang kahit na anong klase ng atake ang makakasakit sa kanya. Alam ni Kashtay na ngayon ang hari ay wala ng kamatayan. Ang bato at ang espada ay magkadugtong na, upang makuhaan ang kanyang kakayahan sa pakikipag-away. Si Ivan ay mabilis na tali nung nakumbinsi siya, na ibaba ang mahiwagang espada. Tumuloy sa labanan sa pagitan ng dalawang mandirigma. Ngunit ang lakas ni Ivan ay mas masahol pa kaysa sa hari. Hindi nagtagal, malapit na siyang matalo. Sa panahon ng labanan, mayabang na sinabi ng hari ang katotohanan. Upang nakawin ang trono, ang hari at ang reyna, ginawa ang mandirigma kilala din na ama ni Ivan. Sa isang estatuang bato, ang kwento ay nagsasabing si Ivan lang ang makakakontrol sa mahiwagang espada. Ngunit sa sandaling iyon, ang ating huling mandirigma ay inapakan sa ilalim ng paa ng hari. Noong mapagmataas pa ang hari, tumayo si Kashtay sa kanilang harapan, hawak kamay ang bato. Silang dalawa ay sigurado na ang batong ito ay nakadugtong sa kanilang mga buhay. Kapag naduraj na ang bato, silang lahat ay magiging alikabok. Ngunit nang makita ng hari ang matatag na sulyap ni Kashtay, alam niya na nasa panganib siya. Tinapon ni Kashtay ang bato sa hangin. Ginamit niya ang espada, walang pag-aalinlangan. Ginawang pira-piraso ang walang katapusang buhay na bato. Kapag nawala na ang bato, magiging alikabok ang hari, maglalaho sa hangin. Sabay-sabay, magiging alikabok din si Kashtay. Magkasama silang mamamatay. Nakita ang eksenang ito, tumalon ang reyna upang magtago. Pagkatapos nun, ang lahat ng tao na naging bato, ay ngayon bumalik na sa buhay. Ang mapayapang araw ay bumalik muli. Natapos dito ang pelikula. Kung nagustuhan mo ang palabas, huwag kalimutan na sundan ako. Dahil ang sunod na pelikula, ay sobrang maganda.